So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Shout out. So yun na nga guys, welcome back sa ating YouTube channel. Medyo ilang araw na rin akong hindi nakapag-vlog kasi nga medyo busy yung araw. Wala ba akong naiwan? So sa awa ng Diyos, nakasurvive kami today na dalawa kami nag-duty at parehas kaming puyat. Alam mo yung pag nasa duty ka, parang gusto mo pag uwi mo, gusto mo na agad matulog, naantok ka while nasa work ka. So, sawa ng Diyos, nakasurvive kami ngayon, nabangag kami parehas. At ako 30 minutes lang yung tulog. 30 minutes, so 30 minutes sa yung tulog niya. Sa akin, ano naman, 30 and a half. Lamang na ako sa'yo ng half. Half minute, so 15 minutes. Mga ganun. So, still blessed pa rin naman ang araw na to guys. At talagang blessed na ang araw na to kasi nga natapos. Parang paulit-ulit yung sinasabi ko dong. Kasi pumunta siya ng expo. Siguro mga pang 50 niya ng bisitang expo doon at nanonood siya ni Jason Derulo daw. So, at yan, marami siya mga pinanaiipon kasi lahat ng pavilion is pinupuntahan niya talaga at napakasipag niya at medyo kukota na siya guys. Kukota na siya. Kutang-kota na siya. Siguro mabibigyan na siya ng award pag mapasukan niya na lahat ng pavilion. Walang iba kundi si Dennis, ang nag-iisang Dennis ng Abuhil. Wow! So dito papunta na kami ng station ay ng bus. So pauwi na kami guys at hopefully pag uwi makakatulog kasi minsan na alam mo yung hanggang isip mo lang na gusto mong matulog pag uwi kasi puyat ka. Tapos pagdating ng bahay, buhay na buhay ka naman. Alam mo yun mga ganun. So medyo relate ba kayo guys? Ha? What? Pick up night? 12 o'clock no? So yung driver na natanong namin. Oo. Uy, Dong, dapat dito ka sa kabila. Paano ka mag-vlog na ano? Sa vlog mo. Kaya ka eh. Dapat Dong ka, paano kita ma-interview pagka... Dito ba? Diba, oo. Yung mga ganyan. So, interviewin natin yung mga isa sa mga most awarding na pupunta ng expo dito sa Dubai, guys. Ako, isang beses lang ako nakapunta. So, yun na nga, guys. So, wala siyang tulog at wala na akong tulog at sa awa ng Diyos, 8 hours, 9 hours kami ng duty. So, survive naman at buhay na buhay pa rin naman na aming mga dugo. So, gusto ko lang siyang tanongin at anong mga napala niya doon sa pagbisita niya sa expo. Actually, nakaipo na siya guys. At may mapa. Nasaan yung mapa mo? So, meron siya mga naipo ng mga pin. So, mga kada pavilion na ano. Anong oras na ba ngayon? Alas sa 3:20. So 3:20 guys. So medyo puyat kami para sa nag-duty. Nakakantok. At bising-busy siya sa mga pinagagawa niya. So kumusta yung araw mo ngayon at na-overcome mo yung pag-duty mo ngayong bangag ka? Salamat sa Diyos at nakasurvive ako. Salamat sa Diyos at buhay na buhay pa siya. Kasi natutulog ko kanina sa karpa na kagano. Natutulog siya pag nagarin siya ng chips. So, nung empty yung chips, gusto niya lang ipasok yung ulo niya doon guys. Para lang makatulog. Kasi mahirap din naman na hindi ka naman pwedeng mag-absent. At kasalanan mo rin naman kasi nagpupuyat ka. Yeah. Na alam mo namang may pasok ka kinabukasan. Bakit ka magpupuyat? Diba? Ginusto mo yan, Dong. Yan kasi mga minsan naman gaminsan lang naman kahit naman din ako guys nag-duty ako tapos gumagala ako ng pagkagabi hindi naman which is gala kagabi nag-attend ako ng birthday ni Madam Rizan. Happy birthday to my friend 87 countries nasa? 187 countries grabe so ganoon kutang-kuta na siya wow. So pag after mo nang maikot mo na yung lahat ng mga pavilion so ano kaya yung ano mo tingin mo na ano isa na ba yung sa mga achievements mo because expo is once in a lifetime once in a lifetime lang do guys so actually lang ako parang isang base lang pumunta doon
which is may free kaming ano. So meron silang mga, meron siyang passport, so kompleto na yan for sure. So tingnan nyo guys, so medyo kompleto na yung mga ano niya, hindi ko masyado ngayon. Pag upunta ka kasi ng isang ng mga pavilion, so meron kang tawag nito, meron silang i-stamp doon. So meron na siya lahat-lahat. So may passport. Oh, may passport pa siya. Kahit hindi mo siya nakakarating talaga doon sa pinaka as in real talaga na lugar. So at least man lang sa pavilion is na mga nabisita niya. So ano yung pavilion na pinaka so far sa mga napuntahan mo? Anong pavilion ng mga best pavilion? Ah, 10 best pavilion. Ano 'yon? First, Germany. Germany, anong meron sa Germany? Germany, magsiswim ka doon, ipapaliwanag sa iyo yung ala, yung mangyayari sa future nila. So anong future? Yung future mo ba nakita mo doon? Future ng kanilang country. Ah, magiging after future ng country. Yes. After 50 years? Yeah. Ano so, nakita mo? Ano lang, mas na maganda, punta kayo. Anong pangalawa? Second. Ah, punta second kayo na sa Luxembourg. Ha? Luxembourg? Luxembourg. And then, saan yun banda? Saan ano yun? Hindi ko alam yung mga ganung lugar eh. Europe country yan. Ah, Luxembourg. Sa Europe country. Tapos okay. Third, Saudi Arabia. Ay, oh, Saudi Arabia. Maganda Japan. Rin guys. So, kung gusto nyong pumunta ng Saudi Arabia, pwede maganda rin. Japan. So, actually yun yung Japan na gusto kong punta. So lang hindi ako nakapasok dahil medyo mahaba ang pila guys. Yeah. Japan. Haba. Tapos, pag ilan na yung ano mo? Pang 5 yung UAE. Pang 5? Since nasa UAE tayo, so ano yung may share mo na isa sa mga best na, kumbaga, anong meron doon sa ano UAE pavilion na kailangan bumisita sila? I'm so sorry, I cannot explain because I didn't come inside. Sabi mo ba maganda? Hindi pa ako nakakarating. Isa ka ba nakarating? Ng UAE pavilion. Ako, ah, hindi pero, pa. Pero so many people that saying that UAE pavilion is the one of the best. Partida is English pa yan. Okay, we continue talk English. Ano, what's the next? So, next five, you have the best five pavilion. So, what's the next six, one? Six. Mm. Six is Thailand. Thailand. Then, Netherlands. Netherlands. Singapore. Singapore. Australia. Australia. And then, the other one is... Dapat mag-ano lang, di ba, pag best, pinaka the best na yeah, ano talaga. Best, yung pinaka... Nasa top. Nasa top. And, I think Korea. Korea? Yeah. Nung meron because sa... so many people out saying that Korea is best. But for me, Korea is... Korea is... In out of 10, maybe 7. 7? Because you also only... From the top, yeah. So Korea is top 7. Top 7, so no. Who's... So, Korea is only, which pavilion is the top one? Germany. So, Germany. Ah, okay guys, so Germany daw ang pinaka top one niyang pavilion. So, yung kahapon na meron din concert doon. So, medyo na-prank nga lang siya kasi hindi naman siya nakapunta mismo doon sa pinaka, ano, pinaka loob. Medyo malayo-layo lang. So, yan, nag, pabaon siya, so yung ano ko ano so meron siyang libreng donut. Donut guys, dito sa ano talagang mag-asawa ka sa donut. So ano namin, so ngayon pag-uwi namin medyo pagano kami babawi kami ng tulog, no? So ito na yung daily routine namin pag hindi off. So actually pag morning kami guys, 4 o'clock, 4 a.m. in the morning, gising nga ako niyan. Time management ako eh. Ako lang talaga yung hindi. Ano mo yung time management guys, na pag-boost mo ng tubig yan, shampoo agad, isang ano lang, banlaw. So, na araw, kung off ka naman, bawiin mo na lang. So, mag-ano ka na lang, magsabon ka mga, mga 10 beses na sabon, pwede na yung ganun. Pag mga kailangan talagang pag morning duty ka, time management talaga lang. So,
Ikaw ba merong time management? Wala po, ewan ko. Marami nagsabing mo na. Siguro nga, no? So, yan yung enhance mo, yung time management. Time management. I will, ano. Okay. Learn from my, learn from my mistake. Learn from my mistake. learn to adjust the timing and the what you call time management. Pinaano ko pa eh, no? So ngayon guys, pauwi na kami. So from our, so kami ang pinaka first pick up. So ang pangalawang pick up naman is itong Alkiada. So from Alkiada, so next is Stadium. Tapos sa Alnada, tapos Alkisais at Dubai Free Zone at so it is a lot. So yan. Kami pauwi na. Ay yung driver namin si Tatang. Ano yung driver namin si Tatang lagi na Malimane. High blood. Sinabi nang wala eh. Punta pa rin. High blood. Ikaw high blood ka rin naman minsan. So ito na nga guys, work, wala naman pera, kakasahod lang kahapon. At yun lang, nawakan ko lang siguro after ng withdraw ng pera ko, ano lang mga isang oras lang siguro, kasi mula nung pag-withdraw, so 1 hour papunta doon sa hulugan. Tapos after hulug na, yun lang yun. Nasa Pinas na. Ang bastos. So, ganun lang. Ganun lang kadali. Ganun lang ha? Ano ba? So, ganun lang kadali ang ano guys, yung pera. Tapos, yun. Araw-araw kang nagtatrabaho, wala ka naman pera. Ito lang maraming pera. Pag-sure din. Di ba marami kang pera? Tapos, actually guys, dito ako nangungutang sa kanya. Pag-sure din. Okay, pinapromote ko na nga, di ba? So, 5% lang naman sa kanya. Kung sa iba, is 7%, 10%. Sa kanya, 5% lang. So, nanawagan po ako sa lahat ng mga friendship yan, dyan. So hindi ko na magitin kung anong kasi nga baka ma joke. It's a prank lang. hindi siya nagpapautang, namamahagi lang siya ng kanyang pera, guys. Ganun kayaman si Dennis. So andito kami ngayon sa Stadium at yun, waiting sa mga staff na baba after work. Sana lang eh. Hindi, para matutustakin. But, diyan ka nga. Huwag ka masyado, nagugluta ka, diba? Ba't ka takot sa init? Takot na takot sa init eh. Yung mga puti nga, hindi takot sa init, diba? Dapat i-adapt mo na kasi, diba? Uy, hindi mo binanggit yung USA. Di ba maganong kayo yung USA? Sorry sa USA, so hindi niya masyadong bet yung USA. Ay, so ngayon naiisip ko na yung higaan guys, kung matulog. Alam siguro yung buhay-buhay sa Dubai, no? Paulit-ulit na lang mga gantong buhay. Actually, nakakasawa na tong kasama ko. Yung sa araw ko na lang makikita yung pagmumukha nito guys. Day off ko bukas. Wala akong choice, so day off niya. Uy! Pupunta uli ako ng expo. Dadagdagan ako. Uy, bakit day off ka bukas? Sunday. Ay, Sunday. So, ako lang pala mag-isa bukas. Yeah. Guys, nakauwi na kami eh. Walang guard. After 40 minutes, so andito na kami sa accommodation. Update lang tayo pag may time. Second vlog ako. Shout out mo si Berna. Berna, I miss you. I miss you. I miss you too. Ako na mag-reply.
I wish you too, Berna. Balik ka na rito. Balik ka na, na-miss ka na namin. Kaya nga. Wala nang krong-krong dito. Tama. Ikaw lang nag-number wahid na krong-krong. Nakakilala namin. Yes, true. Kaya balik ka na rito. Balik ka na. Grabe, nakapuyat, nakapuyat. Nakapagod yung araw to, guys. Kasi puyat. So, medyo bangag, bangag-bangagers. So, yun lang naman for today. At sa awa ng Diyos ay andito na kami sa accommodation. Bye! Bye! Bye, guys!